Sa Greek mythology, si Hades ang diyos ng underworld. Unang lalaking anak ng mga titans na si Cronos at Rhea. May tatlong nakakatandang kapatid na babae na sina Hestia, Demeter at Hera at nakababatang kapatid na si Poseidon na lahat naman ay kinain ng buo ng kanilang ama sa kanilang pagkapanganak. Si Zeus ang bunso at sa tulong ng kanyang inang si Rhea ay nakaligtas sa kapalarang ito. Sa pagtanda ni Zeus ay nakagawa siya ng paraan para ipaluwa kay Cronos ang kanyang mga kapatid. At sa kanilang paglaya, ang anim na diyos na ito kasama ng ilang kakampi ay lumaban sa mga titans para sa kapangyarihan sa isang banal na digmaan, ang Titanomachy. Tumagal ng 10 taon ang digmaang ito na nagresulta sa pagkapanalo ng mga diyos. Kasunod ng kanilang pagkapanalo, ayon sa nag-iisang sipi sa kasulatang The Iliad, ay nagbunutan si Zeus, Poseidon at Hades sa kung ano ang kanilang paghaharian. Napunta kay Zeus ang kalangitan, kay Poseidon ang karagatan at kay Hades ang underworld. Ang hindi nakikitang kaharian kung saan mapupunta ang lahat ng kaluluwa ng mga namatay. May mga mitolohiya nagsasabing hindi nasisiyahan si Hades sa resultang ito. Ngunit wala na siyang magawa kundi ang lumipat sa kanyang kaharian. Ang ibig sabihin ng Hades ay the unseen one, na angkop naman sa kanyang hindi nakikitang kaharian. Subalit bihirang gamitin ng ancient Greeks ang pangalan na ito. At dahil ang mga mineral at mahahalagang metals ay nasa ilalim din ng lupa, madalas tinutukoy si Hades sa pangalang Pluton, the Wealth Giver. At ang katumbas din ni Hades sa Roma ay Pluto. Bilang ruler of the dead, si Hades ay mayroong mabangis at malagim na figura na siyang nagdudulot ng pagkamangha at takot sa lahat. Dahil dito, hindi madalas inilalarawan sa sining si Hades. Siya ay kadalasang pinapakitang may balbas at may malungkot na muka. Madalas siyang may suot na helmet na kung tawagin ay Helm of Darkness o Cap of Invisibility. Madalas nasa kanyang tabi ang Cerberus, ang three-headed dog na siyang bantay sa pasukan ng underworld. Madalas din siyang nakikitang may scepter o hawak-hawak ang susi ng underworld. Siya ay nakilala din sa kanyang armas na Bident. Two-part frong ito na parang trident ni Poseidon. Bilang Pluton, madalas pinapakita din siya may cornucopia, ang Horn of Plenty. Para sa mga ancient Greek, kilala si Hades bilang the other Zeus. Tinawag pa siya ni Homer bilang the internal Zeus at grizzly god. Tinawag din siyang the host of many or the attractor of man. Ito ay dahil sa kalaunan ang lahat ng kalalakihan ay maglilingkod sa kanya. Dahil si Hades ay isang nakakatakot na deity na bihirang lumabas sa kanyang kaharian, kakaunti ang mga mitolohiya tungkol sa kanya. Sa ngayon, ang pinakamahalagang mitolohiya tungkol sa kanya ay ang pagdukot niya kay Persephone, ang anak ni Demeter. Yan ang isa sa kakaunting pagkakataong lumabas sa lupa si Hades at ang dahilan ay umibig siya kay Persephone. Ngunit hindi madaling bumigay si Persephone, kaya't gumawa si Hades ng mapanlikhang plano. Habang kumukuha ng mga bulaklak si Persephone sa Nisian Plain, nagpalabas si Hades ng isang napakagandang bulaklak sa harap ni Persephone. Nang kukunin na ito ni Persephone ay biglang bumukas ang lupa at lumabas si Hades sa kanyang four-horse chariot at kinuha si Persephone papuntang underworld. Si Demeter, ang goddess of fertility, ay namighati sa pagkawala ng kanyang anak na nagsimula siyang mag-ayuno at gumala ng walang layunin. Pagkalipas ng 9 na araw ay sinabi sa kanya ni Hecate ang nangyari. Umalis si Demeter sa Olympus bilang protesta sa kawalang katarungang ginawa sa kanya. Habang wala si Demeter ay walang nagbubunga sa daigdig at nagmistulang disyerto ito. Pagkalipas ng 1 taon ay nag-alala ang mga diyos na maaaring ikaubos ng sangkatauhan ang kalagayan ng daigdig. Kaya't isa-isang pinadala ni Zeus ang mga gods para kumbinsihin si Demeter na bumalik sa Olympus, kapalit ang kahit anumang bagay na gustuhin niya. Ngunit isang bagay lang ang gusto ni Demeter, ang makita ang kanyang anak. Kaya't pinadala ni Zeus si Hermes kay Hades para hilingin na ibalik si Persephone kay Demeter. Sumunod naman si Hades sa kondisyong kakainin ni Persephone ang 1 buto ng pomegranate bago umalis. Tinitiyak nito na mananatili siyang nakagapos sa kanyang kaharian magpakailanman. Dahil dito, nananatili si Persephone sa kanyang ina 2/3 ng 1 taon
at ang natitirang mga buwan ay kay Hades. At ang mga panahon na kasama niya si Hades ay ang panahon ng winter. Ito'y dahil sa mga panahong ito ay umaalis si Demeter sa Olympus at nagpupunta siya sa kanyang templo sa Eleusis para magluksa sa pagkawala ni Persephone. Maaring walang naging anak si Hades at Persephone, may mga nagsasabing si Sagrius daw ay maaring kanilang anak. Si Macaria din ay sinasabing anak ni Hades ngunit hindi nabanggit kung sino ang kanyang ina. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa Random Pinas.